Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan kapag nagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only payong kaibigan. And on today's video mga kapersa, magbibigay po tayo ng mabilisang update para po sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia tungkol po sa issue na Polo Vaccine Pass kasi marami po ang naguguluhan at nalilito pa rin. Nagbigay na po ng pahayag or advisory ang ating Polo Office sa Riyadh. Kaya babasahin po natin yan at magbibigay po tayo ng ating personal reaction about that topic. But before we jump into our main topic, I'm just so happy and excited po sa mga kaganapan sa second dose vaccine rollout dito sa Saudi Arabia. Kasi nga naman, available na po ito for all age group, di ba? Yung mga edad po 30, pataas, 40, 50, 60. So lahat po tayo ay pwede na pong mag-secure ng COVID-19 appointment through Sihati or Tawakal na. Although, syempre, lahat po tayo ay nakaka-experience po ng pagluloko ng Sihati, pero siguro yan po ay dahil sa marami po talaga ang sabay-sabay na gumagamit. So try and try lang guys, I'm sure makakapasok po kayo. At kung sa Pilipinas po, hindi po sinasabi ang brand ng vaccine na ibibigay po sa isang vaccination center kasi baka po langawin po yun pag ibang brand kasi meron po doon parang vaccine discrimination. Pag nalaman po nila na Sinovac yun, marami pong hindi pumupunta kaya ang ginagawa pong protocol sa Pilipinas hindi na lang po sinasabi. Diba? Para doon na lang magkaalaman, diba? Sa mismong pagbabakuna. Pero guys, dito sa Saudi Arabia, hindi po ganun ang istorya, kabaliktaran po. Kasi sa pagbubuk pa lang po ng appointment, pag magdi-display po yung mga vaccination centers, makikita mo na agad kung anong klaseng bakuna ang matatanggap mo. So may choice ka, di ba? You are given the choice kung gusto mo na makatanggap ng Pfizer on your second dose. So yung parang pinaka-constrain na lang po ngayon ay yung mga nakatanggap po ng AstraZeneca on their first dose. Kasi most of the available vaccines ngayon ay 80 to 90% po ay Pfizer. So yung issue ngayon po ay yung vaccine mix. Syempre may mga kababayan din po tayo na medyo takot or hesitant pa na tumanggap po ng ibang klaseng bakuna on their second dose. At syempre nirespeto po natin yan. That's their personal choice. Pero meron din po tayong mga kababayan na talagang matapang, di ba? Porsigido. As long as kompleto na po ang bakuna, Astra on their first dose and Pfizer on their second dose or vice versa, Pfizer and Astra. So, go lang ng go. Ang importante po ay makatanggap na po tayo ng complete dose ng vaccine. And syempre, related doon sa complete dose ng vaccine, related po dyan yung Polo vaccine pass na pag-uusapan natin. So, ito po yung naging pahayag ng Polo office natin sa Riyadh. Basahin po natin ha. Philippine Overseas Labor Office, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Office of the Labor Attaché Advisory. So basahin po natin yung Tagalog na lang. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po kasama ang Kingdom of Saudi Arabia sa listahan ng Department of Health ng Pilipinas sa tinatawag na green countries. So alam naman po natin yan guys, sa initial list ng green countries, 57 po na countries doon, hindi po kasama ang Saudi Arabia. So ano pong bearing noon? Tayo po ay fully vaccinated pero hindi po kasama ang bansa po natin, yung Saudi Arabia. So hindi po tayo magka-qualify doon sa Polo Vaccine Pass. Kasi ang condition po para po tayo ay makapag-apply doon sa Polo Vaccine Pass at mabigyan po tayo ng 7 days quarantine na lang, hotel quarantine sa Pilipinas, ay dapat po tayo ay fully vaccinated and then dapat po galing po tayo doon sa what do you call this, sa green countries. Dahil dito, hindi po nagbibigay sa ngayon ang Philippine Overseas Labor Offices ng patunay na nabakunahan ang mga umuuwi o nagbabakasyon sa Pilipinas na mga manggagawang Filipino. Salamat po. Signed po ito ni Labor Attaché
Fidel A. Makauyag. So ayun po guys. Okay. So very concise, brief lang po ang parang naging advisory. So ang on the first note, I mean, yung pinaka-impression ko po talaga po dito sa advisory na nilabas nila ay sabi ko parang hindi yata na-explain ng ating taga-Polo kung bakit, I mean, ano yung mga kondisyones, di ba, para po tayo mabigyan ng Polo vaccine pass na yan, di ba? So parang sila, diniretso agad nila na hindi kasama ang Saudi Arabia sa green list. So sa ngayon, hindi po sila tumatanggap ng what do you call this, verification or validation ng ano na yan, mga vaccine certificates. So parang para sa akin na OFW, parang hindi man lang, hindi ko maramdaman na nagbibigay, kumbaga walang, kapag walang sense of hope ba na mensahe mula po sa ating Polo office, di ba? Alam naman po natin na hindi kasama nga ang Saudi Arabia sa green list. So sana naman kahit papaano dinagdagan po nila yung statement na ang green list po ng IATF ay posibleng pa pong madagdagan. So ganun guys, at least kahit papaano, meron po doong kahit konting pag-asa na ibibigay po sa mga kababayan nating OFW. And more so, ang in-expect ko talaga ay ipaliwanag po nila, 'di ba, yung Department Order 226 ng DOLE. So dapat kumpleto, pero ito po ay very ano talaga, very concise, direktahan na hindi po muna sila tumatanggap sa ngayon. Okay, so ang reaction ko pa po, alam naman po natin yung naging basihan po ng IATF ng green list na yan ay yung risk classification ng CDC, which is yung Center for Disease Control and Prevention, ganyan. So yung mga low risk lang po doon, which is wala pong masyado or hindi maraming OFW ang makikinabang. So marami tuloy mga kababayan natin ang nag-iisip, 'di ba? Sabi niya, so parang wala naman pong kwenta na tayo po ay nabakunahan na, kompleto na, ay hindi naman natin may enjoy yung 7 days, yung shortened, 'di ba, na quarantine sa Pilipinas. Guys, sa ngayon po ay wag po nating iisipin na ganyan, kasi eventually for sure darating din po yung oras na i-declare po ng IATF na yung Saudi Arabia ay part na rin po ng green list. For sure po yan, i-declare po nila yan sa mga darating na mga araw, at magagamit po natin, may enjoy po natin yung shortened, di ba, na quarantine period. At ito pa po yung pangalawa ko pong reaction. Bakit po nangopya lamang po ang IATF? As in, copy-paste lang kung ano yung CDC. Parang wala din naman silang ginawang pag-aaral. Yun na lang din po yung ginawa nilang basihan. Alam naman po natin na bawat po bansa na meron pong OFW, meron po dibang mga Polo offices? At for sure, yung mga Polo offices na yan, alam naman po nila ang nangyayari sa bansa na merong OFW. Like, for example, dito sa Saudi Arabia, very transparent po ang Saudi Arabia when it comes to their information, kung ano po yung daily na active cases, di ba? Yung recovery, andyan po lahat available. Why not kaya? Bakit kaya hindi i-require ng DOLE or ng IATF na hingiin po yung information mula sa mga Polo offices ng bansa kung saan meron ng OFW? At least kahit papaano malaman po nila yung totoong istorya. Hindi lamang po sa CDC, na doon po sa CDC guys, ang Saudi Arabia ay very high risk. Pero I believe na parang hindi siya kapanipaniwala. Sa European Union po, ang Saudi Arabia ay nasa green list na po nila. Bakit sa Pilipinas ay wala pa? Diba? So mapapaisip ka na lang talaga. Yun na lang po talaga ang naisip ko na magandang solusyon. Sana po yung DOLE makipag-coordinate po sila sa mga Polo offices ng iba't ibang bansa at alamin po nila ang totoong nangyayari, para at least kahit papaano ay mapaisip po sila na ay okay na pala ang Saudi Arabia eh. 'Di ba? Ilan na lang po guys ang ating daily yung active case? Nasa 10,000 plus, hindi nga po umaabot ng 11,000 yung daily cases po dito, hindi po siya umaabot ng halos 1,300. So around 1,200 plus po per day.
So I believe sa laki po ng populasyon dito po sa Saudi Arabia, ay kumbaga maliit po na porsyento yan kung ang iniisip po nila ay yung daily incident rate. Sinabi po nila na ay hindi po kami nagbabase sa number of vaccinated na mga OFW sa bansa. We are still considering yung daily infected, ganyan-ganyan. So why not, ayaw po nilang tingnan sa ganung perspective, di ba? Para at least kahit papaano, may makapag-come up po sila sa mas practical at mas katanggap-tanggap po na protocol sa mga OFW. Okay? So ayun lamang po ang aking maikling update on today's video ni Payong Kaibigan. I hope na nabigyan po kayo ng tamang information. At sa mga uuwi po, di ba? Sa mga nagtatanong, yung bago pong website na parang One Health Pass, same lang po yan. Ilagay nyo po balikpinas.ph. Kumbaga bago lang po siya. Mas pinaganda lang po siya. Pero pag nag-register po kayo doon, One Health Pass, yan din po yung balikpinas.ph dati. So, kung kayo po ay uuwi sa ngayon, mag-register pa rin po kayo sa balikpinas.ph. Kung kayo po ay sa Manila po, lalanding na airport. Dahil nga po, ang Saudi Arabia ay hindi pa po kasama sa green list. So, no need pa po sa atin na mag-secure noong polo vaccine pass. Kasi hindi pa po tayo qualified doon para sa short-term quarantine period. Pero ako po, malaki ang aking paniniwala, I'm sure kayo din, na in a few weeks from now, i-declare na rin po yan ng IATF ng Saudi Arabia at ang mga kalapit po nating bansa sa Middle East ay may isama na rin po sa green list countries. So sabay-sabay po tayong manalangin kasi kumbaga marami na pong OFW ang stranded na gustong makauwi. Guys, 3 days lang naman po ang pagitan. 10 days yung normal, di ba? Na wala ka pang polo vaccine pass. And 7 days kung ikaw po ay fully vaccinated. So, why not ibigay po nila yung 3 araw na yun para sa uwing OFW? Malaking bagay po ba yun? So, sana mapag-isipan po yan ng mabuti ng ating mga taga-IATF dyan. So, marami pong salamat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa maliit po na channel ni Payong Kaibigan. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna pag may video po ako na in-upload. Marami pong salamat. Always stay safe and God bless.